Hey bro, kamusta? How's your career doing? You're probably thinking if architecture or engineering is a good course for you to take. And as a lot of content just like this are being posted online and on the social media realm, you might be having an information overload. Basically, you might be getting confused. To give you a summarized and straight-to-the-point guide, we have divided 9 questions from the podcast to the following videos that I'm going to be posting every week. So, let's get into it. As you all know, time management can be one of the most crucial things one should be able to learn, especially if he or she is in their college career already. Basically, ito na yung transition mo from the student phase to your career phase. You're handling different things, you're learning different specializations on the career that you want to be in, and also handling your relationships and lives. May it be on yourself, your productivity, your family, your friends that wants you to hang out, of course, still once in a while, or probably you may have a special someone. So the thing is, me and my friends who had a podcast, a 2-hour podcast, 6 months ago, I must say, or 7 months ago, and we have talked about time management, specifically on our college days, on architecture course, and in our civil engineer course. And so if you find the topic interesting, or baka gusto mong mag-gets lang kung paano namin na-manage mapasa or paano namin na-handle yung time namin as college students and the specific courses that I have just talked about, feel free to watch the video. Paano yung pagod or yung time management? Like individually, kahit hindi naman siguro kailangan i-generalize lang for engineer, ganito. Like paano nyo lang nagawa yung pag-ano lang ng time management? Meron ba kayong like specifically time for studying or nagawa nyo with friends? Sabay-sabay, ganun. Wag nyo akong tularan, pero kasi mili ko mag-cram. Tipong, syempre, 1 week binigay, last night gagawin, alam mo yun. Disclaimer lang na, it can work, pero it can only work for some a certain point. Tsaka syempre, mas sacrifice yung quality ng gawa mo. Tapos, ako, personal experience ko, parang, inabot ako ng what? Second to the last term or third to the last term ko na malaman talaga na hindi gumagana yung ganun. Na wala kang time management. Kasi parang doon umabot yung point na nahihirapan talaga ako sa mga subjects ko nun. Tapos umabot sa point na bumagsak ako. Nang subject? Oo, bumagsak ako nun. Parang na-feel mo, boss, na ano, need mo mag-step up. Parang ganun. Pero yun, parang recently natututunan ako ng time management. Parang siyempre, do the easy task first, tapos you eventually work on the harder task until umabot sa point na, siyempre, tapos mo before the deadline. Parang comfortable ka rin, siyempre. Sa akin, tama si Phil na ano. Parang same kami ni Phil, kasi siyempre, same barkada kami ni Phil nung college. Well, sa akin kasi, parang, though nagkakaram ako, parang I make it a point talaga na nag-effort ako at least kunwari may quiz tomorrow. At least man lang makabasa ako the night before. Ganyan. And actually, hindi naman kami pabayaan ni LaPhil nung college. Kasi sa school namin, sa LaSalle, merong lately ata, ano, hindi naman lately, pero our latter years na in-open na yung school 24 hours para makapag-aaral mga students. So, siguro ilang beses kami nag-stay sa school para lang mag-aaral, ganyan. For a quiz. So, though hindi namin na-manage properly yung time namin, nag-make effort pa din kami to pass the subject. Yun yung ano. Learning the reason why rin naman kasi nag-delay rin ako sa college because that's one thing that I had to improve on rin while I was in college, time management nga. Yung sinasabi ni Philip na cramming as his strategy, it actually has its pros and cons. Parang for me, cramming, I do that like a lot. During my college days, I do that a lot. Not, well, because hindi ko pa kayang i-manage yung time ko. But yun nga, yung pros kasi doon sa pagka-cram, parang you're being pressured by time, so you tend to work harder and faster, parang ganun. Ang cons lang doon, syempre, may nasa-sacrifice na sleep, mga ganun factors you have to consider. So,
there are certain times lang na parang I would like to cram kung kailangan talaga, pero as much as possible yun nga yung sinasabi ni Philip, it's ano lang applicable to some, only to some. There are some situations that happens to me, so I have no choice, nagka-cram ako. Pero in order for you to manage your time wisely right now, ah, right now, dun ko lang na-realize na dapat ginawa ko before when I was in college. Parang, you have to divide your time. I always keep my time like balanced. So, may time ako with friends, time with family, time with studies. Divide that day, or that, the whole day, divide mo yun. And then like, wala, makikita mo kung saan ka nagkulang. Ah, marami na akong time for friends. I think I have to a lot more time sa studies naman. Tapos parang ano lang, just think of it like a pie graph, parang ganun. Tapos kung ano yung kulang, you have to make sure na balance lahat. So let's say you have 3 choices. 100% divided by 3 is 33.333%. So dapat as much as possible ganun, 33.3% ang lahat. Ganun lang yung pagma-manage ko ng time. You know, you still have time with friends, still have time with yourself, time with family, time for school or for work. Yeah, yun yung sa akin. Ah, naman, if you're not single, of course, syempre, if you have a partner in your life, yun din, you have to allot time. Walang marami kang partner po. Girlfriends, ganun. Pag marami kang partner, ikaw na bahala dumiskarte dyan, madiskarte ka naman, diba, Jake? I agree dun sa mga sinabi nyo, pero nung college, medyo YOLO din ako. Hindi ko alam kung paano ko napapasa yung mga plates ko, pero kasi hindi ako gumagawa masyado ng plates sa bahay. Nagdadala ako ng plate. I mean, yun, si Phoenix kasi nagawa na kami. Early morning before the deadline. So, since sa bahay kasi, pag umuwi ako, madilim na. And, syempre, may kasama kasi ako sa bahay. So, ayoko, pag pinuksan ko yung ilaw, magigising pa sila, ganyan. And, kapag nagta-draft ka, need mo maliwanag eh. So, medyo tinatamad na ako. Parang sabi ko, ay, magigising pa, ganyan. Ginagawa ko siyang excuse na parang, sige, bukas na to, basta bibilisan ko na lang, aagahan ko sa school, gawin ko dun. Ayun, gumana naman siya at some point, pero luckily din na meron ng laptops nung after nung time na yun, na parang, ay, sige, dito ko na sa laptop gagawin, i-print ko tomorrow, i-trace ko na lang, parang ganun. Ano ba? Parang nakatulong yung technology. Yeah. So, sa architecture. Sa akin, like, ano, i-ano ko lang yung sinabi ni Dubs na nung college, YOLO, as in sobrang YOLO ko. Share ko lang yung sa USD kasi may jiwa kayo na dapat maabot. So for example, yung sa batch ko, meron kaming 1.8. So dapat, yung grade mo after first year is 1.8 or higher, ganyan. So, i-share ko lang na hindi ako nag-pass nun. Yung reason dun kasi is, siguro wala talaga akong time management before. Tsaka diba nasabi ko na nung high school ako, hindi talaga ako into like academics masyado, ganyan-ganyan, hindi ko siya na-enjoy. Was, ano lang talaga ako eh, on visual. So yung, maano lang ako, ma-art, ma-drawing, pero when it comes to like memorization, yung mga learnings talaga, readings, hindi talaga ako maano nun. So, hindi ko talaga masyadong napagbigyan ng parang big priority yung studies ko, especially first year. Lesson learned sa akin nung yung for me is trying to ano make yung parang optimal na time ano sa inyo yung mag-enjoy ka rin mag-give ka rin time for yourself and with your friends kasi ayoko namang sabihin na dapat sobrang strict ka kasi like let's say first year ka pa lang pero yun maging ano ka diligent ka sa time mo understand mo na kapag uwian ka may ano ka dapat may time frame ka dapat na ah, okay dapat pagdating sa gantong oras uwi na ako ganyan ayun wala akong time management dati late bloomer ako eh pagdating sa time management na yan parang na-realize ko lang kung gaano ka importante yung time management noong mga third year na ako mga third year na kung nagkaroon ako ng time management parang like na-realize ko na okay dapat inaalat ko yung time ko for plates kasi hindi ako kanina na mention ni Dubin na malaking tulong yung technology, di ba? Nung time na third year ako, nagdo-dorm ako nun eh. So as soon as dumating ako ng dorm, dapat nagsaset na ako ng time kasi ayoko rin magpuyat.
So para maiwasan mo magpuyat, eh di syempre, dapat gagawin mo yung tasks mo at ahead of time, ganun. Ang dami kong natutunan nung third year na yun. Parang hindi lang time management pagdating sa plates, pagdating sa assignments, ganun. Pero kahit sa pera, pag-manage din ang budget mo, ganun. Tapos time with friends din. Yun, na-mention ni Paolo kanina na kailangan, if may time ka with friends, hindi you spend your time with friends. Mahalaga na for me, sa experience ko nung college, mahalaga na I'm spending time with my friends nun. Kasi yun yung parang escape ko dun sa school works eh. Tamang bilyar lang, no? Phoenix. Just to add lang rin sa sinasabi ni Phoenix. Yun, kasi parang yung spending time with friends kasi parang at least it's like a stress reliever. Parang lahat naman kasi tayo may sarili tayong parang coping mechanism to remove our stress. For me lang, if parang kapag nagtatanggal ka kasi ng stress, yun nga, pagbibilyar or pagko-comp shop, parang it's like an escape to reality. Pero for a short period of time lang, hindi mo siya pwedeng iabuso. Kasi ang nangyayari doon, if for a long term, inaabuso mo yung time ng escape mo to reality. Yun, may mga masasacrifice na time. Kaya yun nga yung sinasabi ko na you should make sure na if you allot this time for a certain part, dapat balance na rin sa iba. Yeah. Ganun. Yun lang. And so I hope you have gained something from this video, maybe on like the entertainment side, or if you really want to take the similar courses that we took, you can comment down below and ask different questions that I think I can answer. So if you want to watch the whole podcast, I'm going to post the video in the links. And yeah, focus on what matters, and I'll see you at the next one. Mwah.